oras na. Bakit gising ka pa? Gusto mo puntahan kita dyan? Kukunin ko si mama mo at si papa mo para wala ka ng kasama. Para ako na lang ang kasama mo dyan sa tabi mo. At maglalaro tayong dalawa. Pag nagutom ako, kakainin kita. Gutom na ako. Gusto ko lang kainin ang batang yan. Ang tigas kasi ng ulo niya. Hindi sumusunod kay mama. Ito ay kwento na isang lalaki na ang pangalan ay Jose, na nakaengkwento na isang umiiyak na sanggol sa isang liblib na lugar sa kanilang nayon. Ano ang nakakakilabot na nangyari kay Jose? At yan ang ating aalamin. Pero bago tayo magsimula sa kwentong ito, kaibigan, kung bago ka pa lang sa akin channel at kung gusto mo ng mga ganitong kwento, mag-subscribe ka na at i-click mo na yung bell para ma-notify ka sa mga susunod kong mga video. Maraming salamat! Si Jose ay isang lalaking nasa kalagitnaang edad na nagkatrabaho sa kanilang bayan, na palagi nagdududa at hindi basta-basta naniniwala sa mga misteryoso mga bagay hanggat hindi niya ito mismong nakikita. Hindi daw siya natatakot kahit kanino, at ang mga nakakatakot na pagpapakita ay isang gawa-gawang kwento lang para manakot ng mga bata. Isang araw, pagkatapos ng kanyang mahabang pagtatrabaho, naisipan ni Jose na uminom muna ng beer bago umuwi sa kanilang bahay. Kaya't pumunta ito sa isang bar sa kanilang bayan. Hindi niya inaasahang makita ang kanyang mga kaibigan sa lugar na iyon, na tila alalang-alala ang mga ito at hindi mga mapakali. Pumunta si Jose sa kanila at nagtanong kung ano nga ba ang nangyayari. At sinabi nila kay Jose kung bakit sila nag-aalala, na tila parang ang lahat ng tao sa kanilang bayan ay nakakita na mismo ng Diablo sa iba't ibang anyo nito. May ibang nakakakita na ito'y naging isang pusang itim, at ang iba na may nakita ito na isang lalaking animoy patay. Sinabi din nila na ang ginagawa daw nito ay nangunguha ng mga kaluluwa ng mga tao. Tumingin si Jose sa lahat ng mga tao sa bar at narinig niya na iisa lang ang pinag-uusapan ng lahat na tungkol sa isang Diablo. Nakita niyang mga nag-aalala at takot na takot ang mga ito. Pagalit na tumayo si Jose dahil hindi ito naniniwala sa mga sinasabi ng mga tao, at ininsulto pa nito ang kanyang mga kaibigan dahil sa pagkakalat ng mga fake news at walang kwentang chismis. Lumabas ito ng bar at galit na galit ito habang pauwi sa kanilang bahay, at hindi lang nito maintindihan na bakit masyadong mabilis magpapaniwala ang mga tao. Kabisado din niya na hindi basta-basta maniniwala sa mga ganong balibalita ang kanyang mga kaibigan, at masama ang loob nito sa nangyari. Ngunit habang naglalakad pa uwi si Jose sa kanilang kanto na malapit sa kanilang bahay, nakarinig siya ng isang sanggol na umiiyak. Tiningnan niya ang paligid at hinarap niya ito, ngunit hindi niya makita ang pinagmumulan ng iyak. Sobrang nag-aalala ito at naglakad palabas sa kanilang kanto hanggang sa makarating siya sa isang liblib na lugar. At doon ay nakita niya ang isang sanggol na iyak ng iyak. Nag-iisa ang sanggol at walang kahit sino man ang naroroon. Kaya't dagling kinarga ni Jose ang sanggol at hinili niya ito sa pamamagitan ng kanyang mga braso hanggang tumahan na sa pag-iyak ang sanggol. Nagdesisyon ito na iuwi ang sanggol sa kanyang bahay, at galit ito sa kung sino man ang nag-iwan sa sanggol ng mag-isa sa gitna ng gabi. Ngunit habang naglalakad pa uwi si Jose, naramdaman niyang pabigat ng pabigat ang sanggol, kaya't ibinaba niya ulit ito. At nang tingnan ng lalaki ang mukha ng sanggol, nag-iba na ang itsura nito na anim ang isang mabangis na Diablo. Hindi makapaniwala si Jose sa nangyayari dahil bigling pumula at nanlilisik ang mga mata ng sanggol. Marami nagsasabi na nakita daw nila si Jose na nagtatatakbo itong pauwi sa kanilang bahay, na tila nasiraan na ito ng ulo. At mula noon ay nagtago na ito at takot na takot na di na lumalabas pa sa kanyang bahay.
kaibigan, kung na-enjoy mo ang ating kwento, panoorin mo din ang iba ko pang mga video na siguradong magugustuhan mo. At kung gusto mo ng ganito mga topic, mag-subscribe ka na sa aking channel. Kita-kits sa ating susunod na episode. Pero bago tayo matapos, shout out muna tayo. Maraming salamat sa iyong panonood, kaibigan. Kung gusto mo pang mag-enjoy at maglibang, i-click mo na itong dalawa ko pang mga video. Click mo na din ang bilog na ito para sure na nakasubscribe ka. Huwag mo na din kalimutang mag-like at i-click ang bell icon para lagi kang updated. Ingat!